mama. So, ang mabubusog sa inyong paningin ng aking mga lulutuin at ang aking mga recipes na isi-share. So guys, good morning, good afternoon, or magandang gabi sa ang mansurok ng mundo. So guys, isi-share ko lang at gagawa tayo ngayon ng isip ang gumawa or mag-video or mag-vlog ng chicken empanada with cheese. So yun lang naman guys. So tara guys, gawin na natin to. So guys, papakita ko ang ingredients ng ating chicken empanada with cheese. So guys, kailangan natin ng chicken, carrots, patatas, naghang, cheese, sibuyas, bawang, nor cubes, and paminta, asin, tsaka pasas, raisins. Ito ang kailangan natin para sa palaman ng empanada. So guys, dito naman tayo sa pangbalot, sa dough. Ang gagawin natin ng dough. So, kailangan natin syempre ng all-purpose flour o harina, melted margarine or butter, kailangan natin ng water, kailangan natin ng sugar, kailangan natin ng asin, and kailangan natin ng dalawang itlog. Ang itlog guys, paghihiwalayan natin ang yellow at saka yung egg white. So guys, mamaya ipapakita ko. So guys, gawin na natin ang dough, yung pangbalot ng empanada. Una natin ihalo yung dry ingredients, yung sugar kanina. Isusulat ko na lang description below yung mga sukat. Tapos yung salt, dagdag natin. And then, mix muna natin to guys. Mix muna natin. Para may mix. Yan. Tapos natin haluin ito yung dry ingredients. Yan, nahalo na natin guys. Alagyan natin ng bilog sa gitna, yung butas. Yan. And talagay natin yung kanina yung 2 egg yolk. Lagay natin. Yan. And then, lagay natin kanina yung margarine, melted margarine, or butter. And then, ilagay natin yung water, konting water. Ayan. So guys, mix lang natin. Mix lang natin. Mix lang muna natin. Yung guys, namuumog na siya. Tapos, gamitin na siya guys. Kailangan natin gamitin ng kamay. So, gagamitin na natin siya ng kamay. Kamay na natin siya guys para maging dough. Para maging dough siya. Yan. So guys, pag ganito, nakita nyo medyo kulang yung tubig. Pwede na kayo mag-addition na. Ng tubig. So, kita natin medyo dry. Hindi siya ganun kaano. Tingnan muna natin. So, ayun guys, ayaw pa niya magbubuo. So, mag-additional tayo ng tubig. Isang ganun ulit. Titingnan natin. Yan, pwede na siya. Kasi kailangan guys, maging dough siya. Yan. Umang pa lang ating water kanina. Tingnan nyo, maging dough na. So, masa lang na masa hanggang sa maging dough ang ating harina. Yung sa maging dough. Siguro guys, imasa nyo siya ng mga, tawag na ito, dito, kasi hirap na. Masa nyo siya ng mga 20 minutes hindi yung maging dough. Mahirap lang talaga mabasa, pero tsagaan lang. Yan.
talaga guys, mas ang kailangan ng maigihang kwarsa. Diba, sa makuha natin ang texture na kailangan natin makuha. Tuloy lang guys ang pamasa. Hirap talaga guys ang masa. Yung number one na napakahirap. Mangalay sa kamay. Mangalay talaga sa kamay. Super. Okay na guys, mag-form na natin siya ng pabilog kasi yan, medyo makinis na siya. Okay guys, so guys, ang gagawin natin kasi medyo makinis na rin naman yung tinta na natin. So para maging ano siya, mas maganda, i-rest natin siya ng 30 minutes. Babalot natin ang lap. Tapos mas maganda guys kung lalagay natin siya sa ref ng 30 minutes o 20 minutes para pag gagawin na natin siyang pabilog na pambalot, mas maganda ang texture. Okay guys, tapos ilalagay ko muna siya sa ref. O sige guys, mamaya babalikan natin ulit after 30 minutes guys. Sige, bye bye guys. So guys, habang linagay natin sa ref yung dough natin ng 30 minutes, lutuin na natin yung palaman ng chicken empanada. Para at least mamaya, pag after 30 minutes, tapos na rin tayo magluto nito. Sige guys, umpisahin natin. Siyempre, kailangan natin buksan ang kalan at saka painitin ang kawali. Eh, nabuksan ko na siya guys. Painit ko na yung kawali. So, lalagyan natin siya ng mantika. Ayan. Unti lang guys, mga ganyan lang. Igigisa na natin ang bawang at saka sibuyas. Isusutay natin siya. Ayan, medyo mainit na rin. Lagay natin ang sibuyas. Sibuyas muna tayo guys. Then mix natin ang bawang. Sautéin natin siya guys ng until mag golden brown, okay? Golden brown lang guys. Natin na mag golden brown. Sautéin lang natin siya mag golden brown guys. Yung guys, mukhang pwede na siya. Kasi pag sunog, pag nasunog, mapait. So, kailangan talaga masyadong ano kasi mapapait. Tapos, isunod na natin ang manok. Isunod natin yung manok. Tapos ako guys, habang ginigisa ko siya, mas gusto ko na siyang lagyan ng asin at saka paminta kasi mas nagaano na yung lasa niya pag habang nagigisa ka, nagigisa mo yung manok. So lagyan ko na siya ng paminta. Siguran ko, unti lang guys, kasi unti lang yan, mga ganyan na. So, unti lang naman ang nilutok natin. And then, lagyan ko na rin siya ng asin, unti lang din. Kasi maglalagay tayo ng North Meat. Mamaya. So, yun guys, nagisa na natin. Takpan muna natin siya. Pa natin, tapos balikan natin mamaya para medyo lumambot. So guys, balikan ulit natin siya. Tinignan ko siya guys. Medyo malambot na rin naman yung manok. Ayan, kasi madali lang, kasi maliliit, diba? So, lagay na natin yung carrots. Kasi ito ang medyo matagal lumambot. Ayan.
So, pwede naman pala, nakalimutan ko. Lagyan na rin natin yung patatas. Di ba nakikita nyo na linagay ko sa tubig? Kasi pag hindi natin binabad sa tubig yung hiniwang patatas, mangingitim siya. So, kailangan natin ilagay. So, alisin ko muna ang tubig, saka natin ilagay natin ang patatas. Para lumambot din ang patatas at saka carrots, lagyan natin siya ng tubig. Kapalambutin natin siya. Pero ilan muna natin. Isisa. Para mas malasa. Kung makita nyo guys, mas konti ang chicken ko kasi hindi ako masyado mahilig sa chicken and pork. So, mas gusto ko mas marami. Right? Isisa muna natin. Okay. Tapos, nagayan natin na natin ang mga cubes. Kanina, nagyan natin. And then, gina natin siya ng tubig para lumabot. Lumabot na natin. Tunawin muna natin yung loob. Kasi buo. Yan. And then, mamaya ko na ilalagay guys yung cheese kasi pag binagay mo dito, natutunaw siya eh pag ipapalaman na lang natin, saka natin ilalagay pag naluto na ito, narumamig na, saka natin ihalo yung cheese kasi magmi-milk siya, so wala, makawala yung cheese pero may lasa cheese, ayan guys tapos mamaya ko na rin ilagay yung patatas kung malapit na siya maluto, kasi may sabaw pa siya, so guys hintayin natin na lumambot, so papagnaan lang natin ako ayan, and takpaltik natin and babalikan natin siya nang titingnan natin kung malambot na siya ng mga 20 minutes, balikan ulit natin siya guys, so, sige, balikan ulit natin mamaya. So, yun na nga guys, after 20 minutes, malambot na siya. And then, wala na rin sabaw. Tapos, lagay na natin yung patatas. Ay, patatas, no? Raisins. Pasas pala, pasas. Lagay natin yung pasas. Yan. Ihalo lang natin. 30 minutes guys, ganyan na siya. Wala na siyang sabaw. Kailangan talaga guys, walang sabaw ah. Lagyan natin yung pasas. Tapos, pwede na to guys kasi i-oven naman natin siya. So, maluluto pa rin siya. So, yan guys, papalamigin na natin siya kasi luto na siya. Para 80 texts later. So guys, ito na yung kanina. Yung dough natin. Kunin na natin. Ayan, medyo tumigas na rin siya. Para mag ano. Tapos, masa ulit natin siya. And then, sprinkle tayo dito na harina. Sprinkle natin. Ayan. And then, masa ulit natin. Ayan. Ayan, naging medyo ano na siya. Kasi mas maganda pag ganito, medyo matigas-tigas. Mas maganda. Guys, mas maganda na. Ang maraming siya dito. Ang maraming dito. Ang tayo ng bilog. Kung natin siya ng bug. Wait, last minute. So guys, try natin tong malaking roller pin. Try natin. Kasi makunat. Baka mas mabilis tayo dito sa malaki. Kinuha ko yung malaki. Mas malaki. Ayan, mas mabilis nga. Mabilis na ito, malaki. And then, asan ba yun? Ito guys, ha? So, para pantay-pantay
pala yung bilog at shape. Ito, may ganito kami. Panggawa din ng dumpling stuff. So, mag-ano na tayo yan. Guys. So, makikita nyo, medyo maliit siya, tapos medyo makapal pa. Pwede naman natin siyang mamaya, i-ano ulit natin around para medyo lumipis kasi ang liit. So, yun na nga guys, ito na yung ating palaman. So, eto, gumawa ulit ako yung natira kanina para hindi sayang. Ginawa ko. Hindi naman natin kailangan ng perfect shape. So, papakita na natin. Niround ko ulit siya. Tsaka yung cheese pala. Hindi ko pinagsama yung cheese kasi ang gagawin ko is kada lagay ko, lalagyan ko siya. Ng yan. Lalagyan ko ng cheese. Yan. And then, wait lang guys. And then, lagyan natin ng cheese. Ayan. Ano to? Empanada with cheese. Ayan. Ganyan lang siya guys. Tapos, i-fold natin. Ayan. Fold natin. And guys, fold natin siya. Ayan. Kabilaan guys, fold natin. Ayan. Kita niyo guys. And then, ganyan, side. Tapos, ganyan ulit. Tapos, dito ba? Ganun. Ganyan. Ganyan. Ganyan na siya guys. Then, lagay natin dito. Lagay ko siya sa, ganyan. May niready na ako na lagayan. Ayan. Yan, hanggang sa matapos natin to. Hanggang sa matapos kayong magbalot. Yan. So guys. So guys, nilagay ko siya dito, naka-ready na, may baking paper yung lagayan natin. Tapos sige mo guys, mamaya ulit guys, babalikan natin. Babalikan natin siya mamaya, tapusin ko lang siya guys. Mamaya papakita ko pag tapos na ako. Guys, natapos ko na siya. Ito na. Na-ready ko na. Yan, natapos ko na siyang ibalot. So guys, kumuha ulit ako ng isang itlog pala. Kasi ipapang ano natin. Yan. Para mas maganda ang kulay niya pag binake natin. Ang paganda to ng kulay guys. Sa pang itlog kinuha ko. Binati ko. Tapos, babrush natin. Brush natin siya. Yan. Para mas maganda ang kulay niya mamaya.
So habang binabrushan ko ng itlog para mas maganda yung kulay niya mamaya, may preheat na ako ng oven para sasalan na natin patapos ng tinibrush. Diba kasi ang nilalagay lang nila yung pula, hindi sayang naman yung white, so pwede naman siyang i-wash ng isang buong itlog para hindi rin magkulong. Then, medyo marami magawa natin. Meron pang isang batch. Isang batch pa siya. Wash ulit natin. Ayan guys, tapos na. So, lalagay na natin. Tingnan natin yung oven kung nakaready na or mainit na. Na-preheat ko na. So, ayan guys. Na-preheat ko na siya. Buksan na lang natin ulit. 25 to 30 minutes. Ilagay lang natin siya sa 25. Ayan, open na natin kasi mainit na to guys. Tapos, lagay na natin. Ayan. Lagay na natin siya. Ayan. Lagay na siya guys. Lagay na natin. Sara na natin. So, hintayin natin siyang mag 25 minutes. I-check din natin siya mamaya. So, 25 minutes to 30 minutes lang ang pag-bake. And 185 degrees ang temperature. So, yun guys. Balikin natin. So, ito na siya guys. After 25 minutes, linabas ko na siya sa oven. Yan, mainit-init pa. Uy, init. Yan guys. Luto na siya guys. Ready to eat na siya. Ayan na, oh. At yun na nga guys, nagawa na natin ang ating chicken empanada with cheese. So, ipipresent ko na sa inyo guys ang nagawa ko ng chicken empanada sa ating kaninang ginawa. Kung paano natin gawan at paano yung process. So, I present to you guys my chicken empanada with cheese. Yan guys, nakikita nyo ba guys? Pag-ganto na lang ko nito. Ayan. Ayan siya guys. Ito na siya. Ready to eat na. So, tara guys. Kainin na natin. So, guys. Sana nagustuhan nyo ang aking video. Sa mga hindi pa po nagsusubscribe sa aking YouTube channel, please like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel, Inday Roma. At pakikalembang na rin po ang ating bell dyan para updated kayo lagi sa aking mga video. So guys, yun lang. At dito ko natatapusin ang aking vlog. So guys, mag-ingat po tayo lagi. And be happy! Bye-bye guys! Bye-bye! Bye-bye!